for some technical difficulties. But anyway, let's go straight to the Word of God. I believe every one of us are also excited to listen and hear the Word of the Lord this morning. And we are still in the series po ng awit, yan, Psalms. Now, saan we're doing this to remind you, no, of who God is in our lives. The same time, yung mga pangako niya sa ating buhay. Now, we are tackling po yung Psalms chapter 14. After idadami ko na dito yung 5 to 7, ano, it says here, for they are in great terror, for God is with the generation of the righteous. You would shame the plans of the poor. But the Lord is his refuge. Verse 7. Oh, that salvation for Israel would come out of Zion. When the Lord restores the fortunes of his people, let Jacob rejoice, let Israel be glad. Bless the reading of his word. Holy Spirit, we love you, we honor you, and we pray, God, na patuloy kayo mangusap sa iyong mga anak o Diyos sa pakakinig ng iyong salita. Be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. And this time po, mga kapatid, we will talk about yung ang kagalakan ng pinalaya. No? Alam niyo po, mayroong mga ano yung bagong balita ngayon na nangyari na medyo ikinagulat ng lahat, no, at medyo nalungkot tayo sa bagay na ito. Pero sa isang banda, makikita po natin dito yung kagalakan nila na nakuha uli nila yung kanilang dati pang inaasam. Ano po yung ibig ko sabihin dito? Yung nangyari dito sa Afghanistan, na kung saan yung Taliban sinako, tawag po dito, for how many years na sila yung nangunguna doon sa Afghanistan. Pero nung nangyari nga, no, nung 2002, if I'm not mistaken, no, nung tumulong ang Amerika to control and invade yung lugar na yun para maging democratic country, because that is Islamic country before, no? At yung kanilang rules o yung batas, yung kanilang isinasagawa. Pero nung pumasok yung Amerika, tawag po dito, then nagkaroon ng malaking pagbabago, and they are trying to do their best para maging democratic country nga ito. Pero to make the story short, nung withdraw na ng Amerika yung kanilang support dito sa Afghanistan, and then it happens that this Taliban, yung mga dating namumuno, they invade again the country of Afghanistan, and a lot of people are so scared, at alam naman natin yan. But kung titingnan natin sa isang banda, makikita natin dito yung grupo ng mga Taliban, they are all rejoicing. Na kung saan they are rejoicing na because they gain the victory once again. Pero we are praying again sa mga tao na nandoon, no, lalo na yung mga kapatid nating Kristiyano, that alam natin they will be talagang persecuted dahil nga sa pangyayaring ito. But what I'm trying to say here, mga kapatid, why I make that illustration, na kung saan, mga kapatid, we will see here na yung salmista, kung paano sila tignan ng kaaway noon. Na kung saan, tingnan nyo, in the verse 1, ang binanggit nga dito eh, na the fool says in his heart, there is no God. Na parang ang dating dito, mga kapatid, yung itong mga kalaban ng mga Israel, ay sinasabi nila, oh, see, what happened to you? At devastated kayo, bagsak kayo. And then, yung Diyos na sinasabi niyo na lalaban sa inyo, wala. Diba? And then, ang ilustrasyon sa kanila ng salmista na sumulat nito, they are fool. If you believe that there is no God, then you are fool. Why, mga kapatid? Yes, makikita natin kung paano maliitin, laitin. Tingnan mo, wala kayong magawa. You are devastated. Kami matalino, meron kaming gamit. Kami yung malakas, so on and so forth. Pero ano yung pangako ng Panginoon? Sabi, and then at yung mga binubuli nila, itong Israel, na they are poor,
kasi ano sila eh, sinakop sila eh. Kumbaga, they are powerless. Di ba? Parang they were devastated. Pero, and they look, in their situation, they are poor. Kawawa. Di ba? Pero mga kapatid, listen to this very carefully. Makikita natin dito na sa kabila ng mga bagay na ito, no? Ang Diyos pa rin ang kanilang kanlungan. Ang ating kanlungan sa kabila ng mga bagay na tingin sa atin ng kaaway o yung mga taong minamaliit tayo na parang tingnan niyo na yung buhay niyo parang walang paglago, hanggang diyan lang kayo, mahina kayo. Pero mga kapatid, listen to this very carefully. There is time for everything. Yes, dadanas tayo ng mga ganyang bagay. Katulad ng nangyayari dito. Pero always remember that the God that we serve is the God of victory. That the God that we serve is the God of salvation. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ang magsasalba. Kaya nga dito, in verse 7, imagine that. Sabi niya, all that salvation for Israel would come out of Zion when the Lord restores the fortunes of His people. Who is the one who will restore? It is the Lord. If God is the one who will restore the fortune of His people, grabe yan. Tingnan nyo ano yung mangyayari? Let Jacob rejoice. Let Israel be glad. Nandoon yung totoong kagalakan kapag ang Diyos ang nagpalaya. Mga kapatid, there's a lot of times yung alam nyo po sa yung sitwasyon natin, parang ang dating sa atin eh, we are parang wala, ang hirap na nating umangat sa buhay o yung ating sitwasyon, nakita natin na tayo ay napakaliit, no? Wala, kumbaga parang ang feeling natin na parang hanggang dito lang ako, and then the people around us are looking down to us. But let me remind you something, mga kapatid. God is faithful. God is the one na magsisave sa atin. And alam niyo po, mga kapatid, ang kagalakan pa rin bandang huli nasa atin. Why? Because God is the one who gave us victory. Kaya walang lugi eh. Walang talo kahit kapag ikaw ay nakakikristo. Bakit, mga kapatid? Hallelujah! Hindi man maganda ang sitwasyon natin dito sa mundo, pero hallelujah, knowing ang katotohanan na tayo ay na kay Kristo, aanihin natin kung ano ang naging ang ginawa nating pananampalataya at pagtatapat dito sa mundo, na kung saan pagdating sa langit, hallelujah, we will rejoice. Not just only in heaven, we will also experience that here. The mere fact that we are in the presence of the Lord, nandoon yung fullness of joy, nandoon yung fullness of peace. Bagamat ang daming hirap, ang daming mga pagsubok, may mga takot nang dahil sa mga sakit at karamdaman, but God is still faithful. And in the end, katulad ng sinabi ng salmista, let Jacob rejoice, let Israel be glad. Who is Jacob? Who is Israel? They are the chosen people of the Lord. Mga kapatid, pinili tayo ng ating Panginoon nang dahil sa ating pananampalataya kay Jesucristo. Therefore, those people who were chosen by God, every one of us should rejoice. Why? Because God is the one who will save those people na patuloy na nanampalataya at nananalig sa Kanya. Yun lamang po, at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Alright, maraming salamat po, Pastor David, sa mensahe po ng Diyos sa umagang ito. Partner, ano yung natutunan mo sa binahagi ni Pastor David? Ang ganda kasi nung passage na to ng Psalms 14. Dito kasi ipinapakita ni David yung kamangmangan ng taong hindi naniniwala sa Diyos. Ang grabe nga yung binanggit dun eh. No, hindi ko na lang po sasabihin. Mga mangmang sila, sabi ni King David. At dito makikita rin natin na ipinahayag ni Haring David yung katapatan ng Diyos sa Israel noong mga time na yon, na although pinipersecute sila ng mga ibang karatig bansa, pero still si Lord naging tapat pa rin sa bansang Israel.
No, na ayon yung sinasabi ni Haring David sa kanyang mga nasasakupan na huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba dahil kasama natin ng Diyos sa lahat ng laban natin. Ayan. Tama, no? Ako, gustong-gusto ko yung ano eh. Doon pa lang sa title, meron ng ano eh. Mm. May laman eh, no? Yung kagalakan ng pinalaya. No? Kasi, hindi lang bansa yung inaalipin eh. No? Mm. Kung titignan natin, hindi lang bansa, hindi lang nation yung inaalipin. And even individual ay pwede siyang alipinin. Hindi lang ng ibang country, kundi nung sarili niya. Ano, pwede siyang ano eh, alipinin eh. Pero dito pinapakita na anuman yung umaalipin sa atin sa mga oras na ito, no? Kasi that is the principle, no? Anuman yung mga bagay na umaalipin sa atin sa mga oras na ito ay kayang-kaya tayong bigyan ng Diyos ng kalayaan, no? Amen. Kayang i-restore ng Diyos yung original design niya para sa atin. At ang ganda nga ng sinabi kanina ni Pastor David na tayo ay pinili ng Diyos, pinalaya ng Diyos simula nung tayo ay sumampalataya sa Panginoon. No, sa Panginoong Jesucristo. Hindi ito, ang pagpipili ng Diyos, hindi dahil sa galing mo, sa husay mo, sa tanyag mo, sa yaman mo, hindi. Pinili ka ng Diyos nang dahil sa biyaya ni Jesus. Amen. Ano, at hindi din dahil sa galing mo. So, amen. Wala tayong paraan para mag-boast na, ah, magaling ako. No, kaya nga sinabi sa Ephesians 2 verse 8, ano, na by faith, you have been saved. Through grace. Ano, you have, for it is by so, grace that you have been saved. True faith, no? And this is not by your own works so that no one can boast. Kundi ito lamang po ay regalo ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ito yung grabbing joy. Alam mo yun, ano, partner, na kapag antagal mong naalipin, no, yung bansang Pilipinas, antagal nito naalipin eh, sa mga dayuhan, di ba? Pero nung after nung kalayaan na yun, grabe nag-celebrate. Kasi iba yung ano eh, iba yung malaya kang gumalaw eh. Iba yung talagang nakakakilos ka ng malaya. At ito po yung kalayaan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. And even us, na pwede nating maklaim sa mga oras na ito. Na kung may bagay man o maalipin sa iyo, kasalanan, abiso man yan, no? Kautang man yan, o anong pamang mga bagay na umaalipin sa iyo, God can restore you and God can set you free sa umaga na ito, ano? At sinabi po doon, if the Son sets you free, you are free indeed, ano? At ang sino man po naniwala sa anak ay pinalayang lubos. And we declare, ano, sa umaga na ito na kayo po ay palayain ng Diyos sa anong mga bagay na umaalipin po sa inyo. Yan, at yung maalala ko lang yung binanggit ni Paul, no? Na huwag natin gamitin yung kalayaan na binigay sa atin ni Lord para gawin yung mga nais natin, no? Bagkus, gamitin natin yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon para ano? Para masunod ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Para ano? Para mag-glorify si Lord sa ating mga buhay. Para mampapurihan siya sa ating mga buhay. Kasi amen. Minsan, inaabuso ng mga tao yung kalayaan o yung free will na binibigay sa kanila ng Diyos na hindi naman dapat. No, huwag mong gawing dahilan yon para gawin yung mga hilig mo o yung mga nais mo. Gawin mo yon bilang pasasalamat sa Panginoon na nagbigay ng kalayaan sa'yo. Amen. Maraming salamat po, ano, sa kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos. And this time, ano, tayo po ay dadako na sa mga kaganapan ng AFJC. No, dahil po ngayon, kulang po kami sapagkat yung iba po ay nagpabakuna at iba ay nabakunahan. No, kaya limited lang po kami. So right now, we will go straight to the announcement, ano. At please like and follow our official Facebook pages. At ito po ay Ambassador for Jesus Christ at AFJC Online. At ganun din po, ano, we encourage you to please like yung aming pong Twitter and Instagram at afjc.ph. Ganun din, hinihiling po namin that you subscribe us sa aming pong YouTube channel sa AFJC, Ambassadors for Jesus Christ. No, please like and subscribe and follow, ano, and please click the notification bell para po kayo po ay ma-update at ma-notify sa lahat po ng mga video na i-upload po namin. At ganun din, inaanyayahan po namin kayo na mag-join po sa aming pong Facebook group dun po sa AFJC Prayer Warriors for updates po sa mga kaganapan po ng AFJC. At ganun din po, yung aming pong kaganapan every Friday, ito po ay Think Talk, no? Ang oras po nito is 4:30 p.m. At hinihiling po namin na bawat araw kayo po ay subscribe po sa amin at tumutok po sa amin, no? Sa aming AFJC Daily Devotion from Monday to Thursday 8 a.m. po ay 9 a.m. to 10:30 a.m. Yan. At please, ano, please maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay, pagtangkilik, ano, at pagtatag ng inyo pong mga friends, and see you again tomorrow morning. Salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Yan.
At batiin na rin po natin yung mga nagpaabot ng pabati sa ating pong morning devotion. Sabi po ni Pastor Jun T. Sariales, sabi niya, blessed morning. At ganoon din po sa aking pong butihing ante, Teresa Dison, good morning po. At sabi po ni Tatay Rico, sabi niya, Lord Jesus, please protect our AFJC online morning devotion to the works of the enemies, led by Satan and his demon, our Wi-Fi multimedia, our instrument, and our lives. Amen. And we destroy them in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Ganun din po si Sister Marilyn Getanes. Yan. Sabi po niya, blessed morning everyone. At ganun din po si Sister Natividad El Chico. Nagpapaabot po siya ng kanyang pakikiramay sa ating pong kapatid na si Brother Robert. Sabi po niya dito, our senior series sympathy, Bro Robert. Yan. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumati, sa lahat ng mga naki-join sa ating pong gawain sa umagang ito. Opo. Shout out po kay Pastor Harold James Doroteo. Yan. Kay Tintinani Gloria Kahilig at saka kay Tita Naji. Yan. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsabaybay. At lagi po nating tatandaan na ang buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay. God bless po sa bawat isa. I am an ambassador for Jesus Christ. 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 We are ambassadors for Jesus Christ.